Meron kami dito, nag-iisa ng bunga ng calamansi. Ayan. Yung iba kasi nagamit na at may hinog na. So nag-isip tayo ng idea kung anong pwedeng gamitin. Kukulangin ito, dagdagan natin ng lime. So gagawa tayo ng pork bistek Tagalog. Kunin ko na to para pakinabangan na. Kung napapanood niyo yung aming short video, meron kami pinipicture doon ng calamansi. Ito yun. So isa na lang yung bunga niya natitira pero nagbunga na siya. Ito pa dyan. Makita. Against the light guys, ayan o. May bunga na ulit siya. Meron pa ilan siya rin, no? Against the light kasi nakaharap kami sa park. So itong puno ng calamansi ay narito lang sa loob ng aming stock room, video okay room, play room. So meron ako ditong minarkot na calamansi. Dito ko siya pinutol. Ayan o. Ayan, ito na siya ngayon. Ayan, buhay na. Kasi alam niyo ba kung magkano ang isang puno dito? $35 pag pinili mo siya. Ayan, nagtaniman ako yung lemongrass yung ginamit sa chicken. Ayan. Yung natira kasi mabulok. Ayan dito guys, kung kaya mo maghalaman, para libre na, hindi mo nabibiliin. Okay, magluto na tayo ng bistek. At para sa ating bistek Tagalog, gagamit tayo ng pork chop. Ayan, tumuha na kami. At minarinate ko siya sa seasoning and ground pepper. So, marinate lang natin siya. Para kumapit yung lasa and then babalik tayo later habang nagpiprito. Siyempre gamit ang ating Salad Master skillet. Later. So, ito na ulit natin ang ating Salad Master series. So, gagamitin ulit natin yung ating skillet. So, i-set na natin yung ating timer. Set natin yung ating timer. Yung temperature sa 400 muna. Testingin natin kung mayroon yung skill natin. Ayan. Nagwala na. Ibig sabihin, mainit na. Ito yung binabad nating pork last time. Mga in-overnight ko siya. At nilagay ko sa freezer para mag cook up. Prito lang natin. So, papasin nyo, hindi tayo naglagay ng oil. And then, lulutuin muna natin siya bago natin i-fry. Okay? So, ito yung namarin ko lang sa seasoning at saka sa some black pepper. Pepper. Ground pepper. Tatakpan natin after. Yan, set ko muna yung timer ng mga 5 minutes per side. Yan. Meanwhile, so, eto na yung calamansi isa dahil kulang siya. Meron tayong lime. At yung lime na yung zest, kaya kalbuya ginamit natin sa leche blend. Nakaraang video. Dalawang. Yan. Taan natin. Hinginig pa. So, pinigaran natin yung calamansi at saka yung lime. Kaya ito na yung ating juice. And then, lagyan natin ng mga mantika na toyo. Siguro mga 1/4 cup. And mix na natin para pag binuhos natin doon sa pinirito nating meat. Yung na kailangan at dahil halo na siya. At yung ating seasoning. And yung liquid seasoning. Para may extra flavor. Siguro mga half tablespoon. And give it a good mix and set aside. Diba, iwalay lang natin yung ating onion rings. Yan. Sa inyo magiging sign. Kaya ngayon guys, alam niyo ingay ng ating alat, ating skillet. Maingay. Narinig sa video. Ito yung ating mixture. Yan. Alam mo na. And then wait, ang mag-plate yung ating pork chop. Ang ating gagawing steak na kalok. A few inches later. Tapos na yung time ng ating piniprito. Check na natin. Check na natin.
bango. So, mamaya, para maprito siya ng bunga, iko-inrit, iaangat natin ng konti. Sabi natin kailangan ng oil. Basta natin yung sunog-sunog na yun, no? Isa tuloy natin ng 400 to 500. 2 very boring minutes later. Time's up na ulit. Oh gosh. Ay. Labas na siya ng oil. Labas na siya ng oil. Considering na pinatanggal ko na yung balat niya na. Pero kasi yung gilid may patch pa rin. Kasakit naman yung patch. Taba na nga eh. Dahil na din yung ating meat. Set lang natin yung timer ng mga 200 kasi dulutin lang natin yung sibuyas. Yung kahit na kailangan natin para lang kumapit yung sauce. 3 minutes. Yan. Ang set na yan. So next step. In just a matter of 5-10 minutes and another 30 minutes. Ito yung ating stick. Pero siyempre, hindi natin kinuha yung buong video kasi masyadong mahaba mainit yung guys. Ibusin lang natin yung ating mixture. Calamansi, lime juice, and soy sauce with the... bango! Ano yun, seasoning. So, papaluin lang natin sandali. And then, almost done! One minute before mag-time's up. Alam niyo, naghahala yung asim at saka alat. Ay, naku, rice. Yung onion, guys, pwede yung ilagay niyo na. Yung iba, gusto hilaw eh. Diba? So, maluluto na yun. Minus yung skin na. Thumbs up na tayo. Oops. Naglag yung ating sangkalan. Talaga, cooking show eh. Anything can happen. Ayan. I think okay na yan. So kung gusto niyo naman, lalutuin niyo din yung inyong onion. It's depend kung how you like your onion. Kung hilaw or luto. Pero for ano to, for thumbnail. Okay, taste test. Kasi yung asim nung ano natin kunang kagat okay na yung meat malambot na nag-aagaw yung asim yung alat tingnan natin with onion. Konti lang, hindi mo tayo big pan ng onion. Naingay yung aming yung lababo. Tama. Kailangan talaga may onion. Po-complement ng onion yung meat. Correct. Okay guys, tapos na ulit tayo magluto. In less than 20 minutes, meron na tayong bistik Tagalog. Ginamit natin na yung pork chop. At kung nagustuhan mo yung aming video, don't forget to hit the like, share, comment, and please click the subscribe button kung bago ka pa lang sa aming channel. At pindutin na rin ang notification bell para update ka sa aming mga upload. Hanggang sa muli, paalam, bye-bye!